Praise the Lord po. Magandang umaga po sa ating mahal na Panginoong Jesus. Ganon din po sa ating beloved, Honorable Pastor Almeda, at sa kanyang mga beloved children, at sa inyo pong lahat, mga kapatid. Magandang umaga po. Nais ko pong pasalamatan ang ating mahal na Panginoong Jesus sa mga kabutihan niya po sa amin. Nitong nagdaang summer po, ako po ay nagkaroon ng pneumonia. Naratay po ako talaga sa karamdaman na yan ng ilang linggo. Muntik na po ako talagang mawala na sa mundo. Pero nahabagan Diyos sa akin. Alam niyo po, nawalan ako ng fluid sa katawan. Nawalan ako ng oxygen. Para pong sinasakal na ako talaga, nasa lalamunan ko na po yung hirap na paghinga. Namumula na po ang aking mukha at saka talagang inuhugot ko po yung hininga ko. Para po ba yung nalulunod ka na pilit kang inilulubog sa tubig? Pilit ka namang umaaho na walang hangin? Yun po ang naranasan ko. Napakahirap po talaga nun. Kasi dahil na rin po sa aking kapabayaan, masyado po ako kasing nagpabaya sa sarili ko, natutuyuan ako ng pawis. Yung time na yun po, wala akong kasamang nagtatrabaho sa bahay, nakasambahay, nag-iisa lang po ako. Siyempre po, mga anak ko, may mga pamilya na kinakaya ko po yung trabaho kahit hirap na hirap ako. Yun pong kalakasan natin talaga dapat ingatan din natin. Ito'y bigay ng mahal na Panginoon, kaloob niya ito sa atin na dapat nating mahalin. Ako po kasi inapuso ko yung sarili ko. Yung time na yun po, talagang humingi ako ng kapatawaran sa mahal na Panginoon. Sabi ko po, mahal na Panginoon, habaan mo pa po ang buhay ko. Marami pa po akong magagawa. Lalo na po sa mga anak ko, sa pamilya ko, at ang paglilingkod ko po sa mahal na Panginoon. Hindi pa po talaga sapat ang paglilingkod ko na yun pa lang ang nagagawa ko sa ating mahal na Panginoon. Alam niyo mga kapatid, na-save po ako 1988. Sa loob ng taon na binilang na yan sa aming buhay, napakaraming himala. Hindi po mapapasabalian ang mga kapangyarihan pinakita ng mahal na Panginoon sa aming buhay. Isa po kaming na buhay na patotoo ang aming buhay. Nagdadanas man po kami ng mga pagsubok sa buhay, pero andyan ang mahal na Panginoon. Pilit kami niyang tinutulungan sa kanyang kahabagan. Alam niyo mga kapatid, yung aking apo na muntik na din po siya noon na nagkaroon ng Kawasaki disease. Yung po karamdaman na yun, bihira ko pong marinig ang karamdaman na yun. Ang symptoms po noon, walang pinag-iwanan sa isang dengue patient. Nagdudugo ang labi, nangingitim ang mga daliri, nangingitim ang buong katawan, namamaga ang kanyang mga organ, lumalaki ang tiyan. Alam niyo mga kapatid, napakasakit talaga. Ating mga loved ones, makita mong ganun, mga ganung mga paghihirap nila sa edad na 6 years old siya. Masaper niya yung mga ganung karamdaman, pero yung habag ng malapanginoon sa unang panalangin po ng ating malapastor, nandiyan ang kanyang pagtugon o kagalingan na binibigay niya sa mga anak niya. Salamat po, mga Panginoong Jesus. Napakabuti niyo po sa amin. Bagamat nandiyan ang aming mga pagkukulang, pero nandiyan ang iyong kahabagan. Hindi mo kami pinababayaan, mga Panginoong Jesus. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Ang iyong mga kabaitan sa amin, ang iyong kapangyarihan, mga Panginoon, panghawakan mo po kami. Hanggang sa iyong pagbabalik, mala Panginoon. Ganon din po aking anak na si Jinky, yung aming bunso. Nakaraos po siya ng maluhati sa kanyang panganganak. Baby boy po ang aming apo. Salamat po sa pag-iingat mo sa kanya. Bagamat siya'y sisarya, nahirapan, pero andyan ang kahabagan ng mala Panginoon. Ang aking anak na yung pinatotoo ko po nung araw sa inyo ngayon na si Jeff, talaga po yun ang ginamit ng mahal na Panginoon sa akin para ako magkaroon ng pananampalataya sa gawain na ito na bumagsak sa bubong, nawala siya ng hininga. Ang kahabagan ng malapangin yung time na yun, baguhan ako sa malapangin. Alam niyo mga kapatid, binigyan ako ng wisdom ng malapangin noon.
Nagpuri kami, nakakadalawang puri pa lang kami. Naisip ko, ilayans ko yung anak ko. Baguhan ako sa mala Panginoon noon. Naririnig ko sa mala pastor, mala pastora na i-release nyo ang faith nyo. Hindi kayo pabayaan ng mala Panginoon. Makita niya sa inyo ang pananampalataya nyo. Nandyan siya sa tabi nyo. Alam nyo, naglakas loob po akong gawin ko yon. Hindi ko po inakala na ang mala Panginoon pa lang. Parang lumukob sa aking pagkatao, napakalaki ng kamay ko, napakalaki ng katauhan ko, napakalakas ng pakiramdam ko, nilayans ko po yung aking anak na wala nang malay, wala nang hininga. Alam niyo po, nung nirebyok ko yung karamdaman na ang aking anak na mamamatay na po, nirebyok ko po yung mga demonyo ng kamatayan na yan sa unang panalangin ng malapastor. Nirebyok ko po in Jesus' name. Sabi ko, demonyo ng kamatayan, lumayas ka sa aking anak. Sabi ko, gano'n wala po asawa ko nung time na yon. Ayoko pong may mangyari sa kanya na nasa poder ko siya, na nasa aking pangangalaga. Alam niyo po, yung kapangyarihan ng mala Panginoon na yon. Hindi ko po talaga, kung ikaw hindi ka Kristiyano at nakikita mo lang yung mga ganung bagay, hindi ka maniniwala. Alam mo, alam niyo mga kapatid, yung aking anak na yan, nag-hemorrhage na po pala yung dugo sa kanyang dibdib na hindi siya makahinga. Yung lumabas na dugo na yun, pagkalayhans ko sa Himalang Kaparaanan ng mala Panginoong Jesus, sa unang panalangin ng mala pastor, buo-buong dugo na patay na po pala yung dugong yun. Matagal na nasa dibdib niya. Sa kahabagan ng mala Panginoon, nung iniluwal niya yun, doon siya huminga ng maluwag at umiyak. Salamat po sa mala Panginoon, binalit niya po ang buhay ng aking anak. Alam niyo mga kapatid, napakaraming himala sa aming buhay. Kami pong mag-anak, minsan nagkakaroon ng hindi, minsan mga pasaway na mga anak. Pero sabi ko, mala Panginoon, ang pagtutuwid mo ay nasa amin pa rin. Ikaw po ang maggabay sa aming buhay, sa aming pamilya, hanggang sa iyong pagbabalik. Kaya sabi ko, panghawakan niyo po kami, mala Panginoon, sa ganang amin, wala kaming magagawa. Dahil lang sa panalangin ng ating mala pastor, kami pinanghawakan ng mala Panginoong kanyang kahabagan nandyan pa rin. Kaya lahat ng papuri at pasasalamat ay tangi sa ating mahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord.